So, kumusta? And welcome to the Punch and Judy Show, Commute! Okay, so ito ang ating bagong segment kung saan papanoorin nyo lang ako mag-commute pa-uwi ng bahay. So, ito ang first episode. So, ito ay introduction lamang ng kung anong mga makikita sa ating araw-araw na commute. So, habang nagko-commute tayo, pwede nating pag-usapan kahit na ano sa mga mapapansin natin sa kalsada. Tatya, ang pag-uusapan natin habang nagbabiyahe tayo pa uwi, di ba? So, ito nga yung first episode. So, introduce ko muna kayo sa mga biyahe, sa mga maiging daan. Ito yung araw-araw nyo makikita. Ito yung maiging madalas nyo makikita sa video na to. Alright, so ito yun, pauwi na. So, palabas galing parking lot ng Walter Mart Roosevelt. So, ngayon ay Sunday, so medyo konti lang yung sasakyan. Habang lahat ay nagra-ride na. Okay, pa-uwi pa lang, galing trabaho. Luwang na kalsada. Sana lagi ganito araw-araw. So yan, babaybayin ko lang tong konting parte ng EDSA. Maiksi lang sa ngayon, wala pang traffic dahil maaga, tapos yun nga, Linggo. Pero kapag ordinary yung araw, sigurado traffic dito. Bi-video ako din yun minsan. Tipong weekdays para makita nyo yung kalbaryo sa kalsada na to. Natin dediretso yung buong EDSA, so dito lang tayo sa baba pagdating dito sa QAB. Kakaliwa na tayo papuntang Quezon City Circle. Yes, chance for me to banking. Yeah, banking. Oops, green agad. Wow. Sack 1. Okay, so ito tutumbuhin na natin yung Quezon City Circle. At again, maluwag pa rin yung kalsada kung makikita nyo. Sarap mag-ride, sarap mag-biyahe. Actually, sarap sana mag-ride ngayon, pero may pasok eh. Yay, banking ulit. At ito ang Quezon City Circle. Maganda siya tignan dahil maluwag ang kalsada. Pero pag nag-commute ka din dito ng
rush hour, kahit hindi rush hour, basta weekday, workdays, stuck ka dito. Ah, oh damn! Nalimutan ko yun ah. Yung pala yung parang humps doon, putang. Napatalon tayo doon ah. Araw-araw akong dumadaan doon pero lagi kong nalilimutan. Nangyari ba sa inyo yun? Araw-araw kayong dumadaan pero same spot. Nalulubak pa din kayo. Oo, so, kung sa kasi yun, tulad na nangyari sa akin eh. Oo, nangyari din sa inyo yun. Okay, Commonwealth, ang dating tinatawag na killer highway. There, lawak nito eh, kung tutusin, ito, tatlong lane yata yung sinakop nito. So, plus ito pa, maray pa sa expressway ito. At yung mga takbuhan ng sasakyan dito ay mabibilis talaga noong mga panahong wala pang speed limit. At noong mga panahong hindi pa traffic. Eh ngayon dahil medyo ma-traffic na, ang dami ng sasakyan, eh nabawasan na yung ano. Disgrasya sa pagkamatay. Ate, nagbabiyahe ako halos gabi-gabi. May nadidisgrasyang motor, kotse, kahit ano. Pero ngayon wala, napabihira. So baka yun yung magandang naitulong ng traffic. So, ayun nga, what to expect dito sa bagong segment ng natiyatawag na Punch and Judy commute. So, sasamahan nyo lang ako, samahan nyo akong mag-commute pa uwi, syempre, dahil wala nga akong kausap. So, kausapin ko lang yung sarili ko muna, pero ayun nga, marami rin tayong gagawin dito eh. Papansinin natin yung mga nangyayari sa alsada. Siguro, tignan natin kung sino yung mga kamote, both kotse and motor. Tapos pag-usapan din natin kung anong mga napapanahon sa balita, di ba? Pwede natin pag-usapan yan habang nagbabiyahe. Magbibigay ako ng mga opinion kung wala naman kayong pake. Pero magbibigay ako ng opinion. So kung may gusto kayong pag-usapan, pwede nyong i-comment kung anong mga gusto natin pag-usapan habang pauwi tayo. Sa ngayon, first episode, so pakita ko lang sa inyo muna yung mga daan. At eto na, malapit na tayong lumigo. Eto na yung papasok sa amin. So normally ang biyahe ko naman dito pag umaga ganito, at least 45 minutes. Ngayon mas mabilis malamang, kasi nga bangkig. Ngayon nga mas mabilis dahil linggo eh, walang sasakyan, malamang kaya ko to ng 30 minutes lang, nasa bahay na ako. Pero pag normal work days, at least 45 to an hour. Pag kasama ko si OBR Judy, syempre mas mabagal. Yan, ang mga tricycle na di marunong lumingon, lusot lang ng lusot. So ewan ko, alam nyo yung lugar na to. So ito ay Batasan, Quezon City. Nandigang bayan, Batasan yung tawag dito. So ayan, dami nagbabike linggo kasi. Kasi nga may malapit dyan sa San Mateo, yung Timberland. Sarap magbike dyan, nagbabike din kami dati dyan. Yung mga bike na to, mahal pa sa motor natin yan guys. Yung mga bike na yan, no? Oh shit, mukhang kasali pa siya sa competition, may number 12 eh. Pero yan, yung mga bisikleta na yan, huwag niyong minamalit yan, Diyos ko, mahal pa sa motor natin yan. Ah, ganyan ako dati, mga at least 4 years ago. Ah, 5 years ago, ganyan, commute. Ah, sabi ko sa inyo, biyahe ko mula dun sa Muñoz hanggang sa amin, 2 hours, 1 and a half hour, mabilis na, masayang-masaya na ako nun. Kaya dun ako nag-decide bumili ng scooter. At sobrang laki ng pinagkaiba ng travel time. Hindi lang travel time, pati gastos. Ang gastos ko sa isang araw, pamasahe lang, at least 150, 160 balikan.
yung 169 ng mga panahon na naka-scooter ako. Tatlong araw, apat na araw na yun. Sibo, garong katipid yun. Alright, ito na isang diretso. Dito ako madalas mag-try ng top speed. Try natin ngayon, ha, guys, ha. Marami na sakyan, eh. Hangin. ₱120 lang, guys. Yan. Madalas kong gawin yan. Doon sa abahan na yun. Buti na lang wala masyadong sasakyan ngayon. Pero, minsan-minsan, nagawa ko yun. Hindi man araw-araw dahil sayang sa gasolina. So, inabot natin doon ngayon eh, 120 sa ganong kaiksing kalsada. Hindi na masama. Parang pinakamabilis ko yata dati dyan noon, 125. Ito. Ewan ko, kahit nang mag-umpisa ako mag-motor, challenge sa akin ng mga crossing. Hindi ako magaling sumingit-singit eh. Kaya buti na lang to si Kuya, biglang sumingit. Magmamando na siya ng traffic kasi kung ako lang nandito, pipiliti kong sumingit yung sarili ko. Mamaya pa tayo makaka-uwi. Alright, Kuya. Thank you. Kunain natin yung mga nagbibisikleta, syempre. Mga kaibigan natin yan. Yan. Dire-diretso na ulit tayo, guys. So, siguro hanggang dito lang siguro yung magiging video. Sorry naman gawing private yung buhay ko. Yung pakita sa inyo kung saan ako nakatira. So, hanggang dito na lang. Malapit na rin naman to. So, ayan. Yun yung mga magiging daan natin dito sa bago nating segment na Punch'n Judy Commute. So, linggo-linggo to. At least may sa aming episode on this segment. So, ayun. Salamat. Salamat sa pagsama sa amin. Saarahan nyo kami sa bago namin segment. Again, ride safe and travel safe. Bye-bye! Kalimutan ko palang itaas yung camera ulit. Damn. Thank you.